what's it gonna be? The hero dito ni Doc Rebo. I doubt that they would go for Kagura. A double mage. Baka Kagura ulit. Pero if pag naging ganun yung setup nila, oh, Sylvana is a last E hero and Cho. Oh, okay, good picks. Oh, solid. Posible to. Ang mangyayari dito, itong Sylvana na to will be a side lane. Potentially. Potentially, Sylvana side lane nga. Tapos si Fiu yung magano, magfa-farsa and then si Lusty yung mag-cho. Pero interchangeable din naman yun pwede, eh. Pwede, pwede. Oh, ilalabas mo talaga yung bato sa amin sa Pilipinas. Okay. Pero ano ha? Okay. Kung di ako nagkakamali, they are also one of the teams. Or rather, there is a team. Correct me if I'm wrong, Kuya Reptar. Na gumamit ng side lane ayun, ng like, rock like with high and dry. Oo, oh, yung ano, El Clasicong bato. Mm. Yun yung galaw na dati ni Grock, yung side lane, high and dry. Tama ka. And I think actually Burmese Ghouls nga ata yun eh. At nakita nating naging successful yun. Oo, oh, oh, pero the problem with that is that ano eh, RRKO si Hoshi kalaban nila no, hindi BREN Esports eh. Kaya gumana eh. Kaya oh. Gumana yung side lane crack. Empre, BREN Esports, isa sila sa mga team. Meron, sigurado ako, sila Fury, bo. Nakalabanan na nila yung side lane crack dati. It's like, oy, mga S1, S2 yan, ha? Naalala namin yan. Ha? Susubukan nyo yan sa amin. So, again, respect to Burmese Ghouls. Good draft. It's risky. BREN Esports ang pinaka safer option dito, and I like that they picked out the one of the picks that could have been really good para sa BURMESE Ghouls. The Cho, they get it. Guardians Barrier, nakita mga ginawa ni Cho, ni Grock to block out the middle minion wave, and ito na tayo, Pilipinas. It's game number 4 in this best of 7. Ang ganda nung ano na yun, nung start na yun ng Grock. Yung ginagawa ni Lusty yun eh, during Archangel Days, yung nagka-Guardians Barrier kagad. Kasi ang mangyayari dito ngayon, dahil binlock na yun, magkakaroon ngayon ng time dito, ang BURMESE Ghouls, na magkaroon ng libreng purple buff dahil yung mga minion na dito ng ano eh, ng BREN Esports, mas angat eh. So, kahit tignan mo, late nilang na-clear yung first minion ng BURMESE Ghouls. And it's gonna be a side lane Claude for BURMESE Ghouls. Meanwhile, Ace na naman ang gumagamit ng East Sunshine and dalawang carries na marksman ang kalaban dito ng Lancelot ng Pinas. Feeling ko, kung hindi masyado daan-daan dito ang BURMESE Ghouls, matusok-tusok kayo dyan, ha? Mamahili kami sa mga ganyan, eh. Mga barbecue, Betamax, isaw. Sorry po, baka nagutom ko yung mga nanonood. Huwag nagutom nga yung mga nanonood sa'yo, Kuya Reptar. Pero so far, nagugustuhan ko yung early game rotation ngayon dito ng BURMESE Ghouls. Kabisadong-kabisado talaga nila yung ganitong playstyle, itong early game na to. And we've talked about this earlier na mukhang sasabayan nga ng BREN Esports yung early game aggression ng BURMESE Ghouls. And ito lang nga, Kuya Reptar eh. Mm. Magkakaroon tayo ng mga unang engagement dito on the first turtle. Oh. Pero si D, hindi kang malagyan, mabagal ang gulong. Uy, may bagong bedroom na lang. Kang gulong ni Plaptizi ha. Munti ka na nga yun. Good thing. Di, nakatagot ayun, doon. Para sa Myanmar, like dito sa Pilipinas, masaya kami na matigat. Pero andito si Kit, kailangan mag-ingat ng flap. Baka ma-force back siya dito. And so far, it's still a close game. Pero in terms of the gold, BURMESE Ghouls are clearing the jungle much faster. And mukhang ano eh, nagbibigay din sila ng konting minion waves kay Ace to really just add a little bit more to the gold that he can get. And of course, meron silang isang shin ng Claude na mabilis naman mag-clear. So, it's not a surprise na BURMESE Ghouls dito mas mabilis sila mag-rack up ng gold. Huwag kayo masyadong mag-alala. Yun lang talaga yung nature ng lineup nila eh. Oo eh. Pero si Maybe rito, ah, delikado as Clap TC hit on him. Pero may flicker out pa yun, Kuya Reptar. But si Kid dito, level 4 na kayo. Tumama yung Jit Kun Do on 2. Pero mahuhuli. Oh, first blood! Double kill! Carl TC with the double kill, getting 2 members. Pero may comeback yon dahil yung mission ship. But still, Carl TC winning against the member of BURMESE Ghouls. That's gonna be an easy triple kill. Quick and easy triple kill para kay Carl TC. Ang ganda ng timing niya with the Thorn Throws. Actually, sobrang kabado na nga ako. Oh no, mapipitas dito si Carl TC. Pero believe in Carl TC. Trust in the process and trust in my cooldowns kasi yung Thorn Throws
nga nakatulong sa kanya, nakagawa siya ng damage at naiwasan niya yung damage ng Burmese Ghouls dito. Pero sa gitna, merong bakbakan dito. Si Lusty ang mauhuli. Karate si NFU, mukhang lalaban sila Phantom Execution, pero mauhuli dito si Carl and si Pew. Pero si Maybe ang nakatapitas ng Bren. Mega kill for Carl TZ. We are on the road to another mythical legendary moment by Carl TZ. Oh my goodness. Carl TZ. Oh no, mukhang ito na nga yung sinasabi mo kanina, Reptar, yung in the zone. This is, ito yung hero talaga na pinapanood talaga whenever ginagamit ni Carl TZ. Lusty, muntikan siyang ma-pick off doon. Pero with the right timing from Few, with the Imperial Justice, na-negate nila na mapatay doon yung Cho. And Carl TZ, on the right time, on the right moment, was there. Pero itong Burmese Ghoul, hindi nila kailangan iwanan to dahil dalawang marksman pa rin naman to. But si Maybe, baka mabuhay, pero hindi nangyari yon. Ruby DD ang nahuli dito ng Bren Esports. So that's a double kill for Bren. And I'm liking this start by Bren Esports. Hindi pa nga natin masyado nararamdaman dito si Rebo because he's busy with managing the waves. Pero okay lang yan, Rebo. Kailangan mo niyan gawin. We believe in you, Rebo. And Bren Esports, ang ganda ng four-man rotation nila. Naka 4-0-2 dito si Carl TZ at nakuha nila ang unang pagong ng laro. Kailangan nilang gawin dito, Reptar, is ano yung aggression nila. Kailangan ituloy-tuloy nila. Bata, bawal dyan. And one more ginagawa mo dyan, loses bata. His life and hindi ito ang dapat ginagawa ng Burmese Ghoul, Kuya Reptar, eh. Kasi sinasabayan nila ngayon dito ang Bren Esports. Oh, last team with the knock-up. Susubukan niya depensahan yung tore nila. Pero mababasag ng dalawang marksman ng Burmese Ghouls. Here comes Carl TZ. Nakain ng Blazing Duet. He's gonna be forced to go back as Flap and Lusty are able to help Carl TZ escape that. And Bren Esports, okay, kailangan nila mag-convert na ng ano tower push kasi ang ganda ng ano eh ang ganda kasi ng split push tower objective take lineup ng Burmese Ghouls dito. Oo, kailangan nila i-convert talaga to. Pero speaking of convert, Carl, dito si Demon Tika pang mahuli dito ni Carl TZ. Pero ngayon na Reptar, in terms of the kill, yes, Bren Esports sila ang nakakalamang, pero sa map control nasasabayan sila ng Burmese Ghouls. Gusto ko lang i-point out, dalawang marksman pa rin to. Alam natin that this could scale up into something during the late game. And Bren Esports, kailangan nilang i-apply pa yung pressure ng mas matindi. Oh, masyadong asim naman yung lagayin mo dyan, kid. Unstoppable si Carl TZ, 5-0-3. Andito na si Rebo. Si Rebo naka-farsa, naulan na ng Feathered Airstrike. Ruby DD with the knock-up. Saan ka pumunta? Ruby Double D. Yun, nahabot ka na. Subukan mo. Monster kill, 6-0-3. Kung si Carl TZ, idol niya si Few, mukhang nagiging idol ng mga kids. Ang bagong idol ng mga kids dito si Carl TZ with another legendary Lancelot play. Pero Rob, sinabi mo na nga kanina at sinabi natin, Bren Esports, kailangan nila respetuhin yung tower push ng ano ng Burmese Ghouls. Kasi, oo, lamang sila sa gold. Pero, ano, they're tied up, yes, para sa mga towers dito. Tied up nga talaga. Yun yung pinaka-right term para doon, Kuya Reptar, as the turtle once again been secured here by Bren Esports. Uh-huh. Yes, sinasabi natin kanina na kailangan nila makakuha ng mga objective at gagawa na nila ngayon yon. Pero so far here, yung mga members dito, or rather yung mga marksman ng Burmese Ghouls, hindi pa sila uncontested pa sila eh. Kumbaga, hinahayaan lang muna nilang mamatay dito sila Ruby DD. Mm-hmm. Kumbaga, sila muna yung nagsusoak up dito ng mga early aggression ng Bren Esports. Tama. And Ace and D, kailangan ma-pick off to ng Bren Esports. Look at the unstoppable force doon. Ang lalim. Muntikan na! Isang kiliti na lang, pero mawawalan sila ng isang Claude. For a time being, Bren Esports, ang ganda ng split push nila doon sa bottom lane. Again, Rebo, ginagawa niya lang ang trabaho niya, which is to split push Carl TZ under the tower. There goes the Thorn Throws and the Godlike! For Carl TZ, 7-0-3. Burmese Ghouls, ano ba yan? Nakita na nga ng RRQ host, natikman na nila yung Lancelot ni Carl TZ. Gusto niya ba? 8-0-3 na nga. As you guys goes in with the Imperial Justice and Bren Esports with the signature Lancelot Carl TZ. Mag-ipon na kayo ng Diamond. Siguradong ako magiging skin yan.
again, a really good game by Carl Tizzy and a really great game by Mr. Most Decorated Rebo. Bren Esports are in the lead sa game number 4, Kuya Rob. Definitely in the lead. Look at that. That was at 6,000 lead at 8 minutes. At kung titignan mo rin yung mga tower pushes dito, it's going towards Burmese School. Hindi na sila makabangon dito, Reptar. Pero yung unstoppables dito ni Maybe, may mangyayari nga ba? Pero sa likod, doon si Kit, hindi nahuli dito ng Imperial Justice ni Few. And si Few, ginagamit yung spada strangling. Muntikan na niya, nahuli doon yung isang miyembro ng Burmese Ghouls na si Kit. That's gonna be a throw by Maybe. Binato si D para makatakas siya. And then, yung momentum ng Burmese Ghouls doon dahil sa feathered airstrike ni Rebo. Again, hindi pa natin nakikita ang Burmese Ghouls na nakakaabot kay Rebo. Again, in the early game, nakuha yung dalawang turtle dito by Bren Esports and sabi nila gusto namin ng tatlo papasok dito si Carl Tizzy. Munti ka na napitas dun si D. Si Lasty na sinipa dito si Ace and the combination! Double kill for Rebo! Feathered airstrike! Man down! Houston, we have a problem! Rebo with the feathered airstrike timing again. Ang ganda ng chemistry doon ni Lasty at ni Rebo. Rebo, grabe. Ang todo ng damage doon with the feathered airstrike. Gaya na sabi mo, yung chemistry, yung combination ng mga skills dito ng Bren Esports are always on point. Nako, Reptar, nakita na natin to during game number 2. This is Bren Esports once again on a roll against Burmese Ghoul. Nako, mukhang ililista na natin to. Ay, meron na pick up doon si Carl Tizzy. Ginamit yung Thorndorf para makatakas pero nakashutdown dito ang Burmese Ghouls. Bren Esports, susubukan nila ito takasan and Bren Esports, disiplina lang. Hindi na kailangan masyado magbigay ng kills. Flap Tizzy, sobrang kunat. Uy, Flap Tizzy, lumalaban! And Flap Tizzy, buhay pa! 4 versus 1 na yun! Hindi na nila makakuhuli yung gulong. The revitalize, the lifesteal, the sustain by Flap Tizzy. Oh no, Burmese Ghouls! Ako na to ni Flap. That's why they prioritize picking the Basha dito kay Flap Tizzy because of that sole reason, Reptar. Pero, well, we have to give the credit where it's due dahil yung Burmese Ghoul na pick up nila doon si Carl Tizzy. Kasama pa ngayon dito si Rebo. Nako, awkward ang position ng mga tropa natin sa Bren Esports. Kailangan na tumakas dito ng Bren Esports pero si Carl Tizzy mukhang lalapit pero kakain sila ng Blaze in the Wet na galing kay D. Few has to get back as well as Flap Tizzy. Carl Tizzy pumasok dito. Masyado delikado pero kailangan na niya umalis. Flap Tizzy and Few kinocover yung escape dito ni Carl Tizzy, si Lasty as well. Pero here comes the Mountain Shocker. Uy, huwag kayo masyado magkumpol-kumpol! As Bren Esports gets pushed back. Burmese Ghouls, despite na ang taas ng lead dito ng Bren Esports sa kills, nararamdaman na nila yung sakit ng double marksman. Pinapakita na nila sa Bren Esports yung sakit ng double marksman lineup nila, Rob. Alam mo bakit, Kuya Reptar? Bakit? It's all because this si Maybe getting the right target with this ejector. Pero ngayon, mukhang may bawi dahil si Ace yata ay mapipitas. Beautiful pick-off there by Bren Esports. Few Lasty and Flap Tizzy. The combination, the connection is there. Sinipa dito yung bato. That's gonna be the kill on the Grok. 9-1 and 6. Hoy, pero yung bottom lane, nalagaan niya yan, Bren Esports. Tignan natin ang nagagawin nila. Meron silang lead dito. Wala nang dalawang miyembro ng Burmese Ghouls. So, Bren Esports, mukhang gusto nila kunan yung Lord. Nako, delikado to para kay D. Pag na-pick up siya dito, it's gonna be a free Lord. Look at Carl Tizzy going in. Nako, wala yata ang tangas dito si D. CMI, the knock-up there by Lasty. And there's the Thorndrone, the damage, the Blazing Duet na ginamit niya. They're trying to go for D. Na-interrupt, there goes the stun and the damage and the mega kill para kay Lasty. Pero napitas doon si Carl Tizzy. Pero buhay pa dito ang Bren. They get the Claw. They're gonna get maybe, makuha nila yung Grok. Ito na yung Feathered Airstrike. At ito na ang Mountain Shocker. That is gonna be a 3-4-2 trade. Bren Esports still in the lead here. Pero kailangan pa nilang bumasag ng isang tore. Medyo lamang, konting lamang lang dito ang Burmese Ghouls. Pero kita natin sa damage, Kuya Rob. Masakit na masakit dito ang Bren Esports na masakit na kayong damage ng Burmese Ghouls. Okay, bigyan natin yun. Pero yung Bren dito, masakit rin, makate rin. As long as hindi maubutan ng Burmese Ghouls, si Rebo. Pero ang magandang naging scenario or rather dito para sa side ng Burmese Ghouls, Kuya Reptar, is yes, na-pick up doon si D. Pero kasi dapat makukuha na ng Bren yung Lord doon eh. Pero dahil doon, sa time na nawala, sa pag-chase doon
sa may Claude na yon with a Purify na pick up si Carl at hindi rin nila nakuha doon yung Lord dahil nabuhay na si Ace. Now, we're back to square one. Talon si Few doon kay Ruby Didi. The pick off straight for the tank para mawala ng frontline dito ang Burmese Ghouls. Inahabol si Ruby Didi pero makakataka siya. Bren Esports, ang dami nila nakomit doon. Wala pa silang feathered air sexy. Maybe with a flicker and the toss to Few pero Few with a stun and Bren Esports are gonna try to fight this out pero here comes the blazing duet by Burmese Ghouls. Pero ang Bren natin lumalaban pa pero kailangan nila umalis dito. Naku, masyado sila nakumpul-kumpul. The setup was too good there by Burmese Ghouls. Here comes the feathered airstrike. Ribble! Natulungan dun si Few. This is a really close game, Kuya Ra. Back and forth ang nakikita natin. Welcome once again kung kakanood nyo lang dito to the grand finals of M2 Mobile Legends Bang Bang World Championship. Nako, delikado, Reptar. Hindi natin maikakaila Burmese Ghouls na baliktad na nila yung swing ng gold. Nasa kanilang favor na ngayon. Lusty trying to get a vision dito sa Lord but maybe trying to zone out dahil pinasok niya na si Ribo doon sa may bandang likod. Pero hindi pa to. Sino nga kaya ang makakuha ng Lord? But easy papasok and oh no, that's the Lord na pumunta sa Burmese Ghouls. Pero masisipa dito si Ace. Hindi nila mapipick off yung Lee San Jin. Carl napitas. Lusty napitas. Pero Burmese Ghouls, hindi sila makaka-overcommit dito kasi mababa na ang mga buhay nila. Bren Esports, nawalan lang sila ng dalawa. Pero yung Lord dito parang ano, medyo dinatagalan niya yung ano, yung paglapas niya eh. Sabi niya, Bren, no? Okay lang yan. Oh. Pabain muna natin yung paglapas ko para respond dito si Carl TZ at Lusty. Yung lahat ng lead reptar ngayon nila Carl TZ, even with a godlike, ay wala huli, na Kid ngayon. Pero si Kid, yes, nahuli nga siya dito. Pero Reptar, yung Lord, buhay pa sa may bandang gitna. Mabubuhay pa naman dito yung dalawang members ng Bren Esports. Masasabi ko, madidepensahan pa nila to. Pero Reptar, look at the goal. That's a 5,000 swing papunta sa Burmese Ghouls. Kapit lang, Kuya Rob, kaya pa dito ng Bren, maybe. With the second skill knock-up, Few into the backline. Dumaretso sa backline dito ang Bren Esports. Si Maybe and si Ruby Didi. Nahuli doon si Ribo. Ace, buhay pa. Few, hindi pa uhuli si Ace. Here comes the Blazing 2-1. Susubukan niya. Pero look at the backup by Burmese Ghouls. Oh, Bren Esports. Meron pa sila tatlong membro. Meron pa tayong tatlong membro dito, Rob. Wala na tayong Tore. Pero kaya pa ng Bren Esports na makaka-comeback dito. But Burmese Ghouls, give respect. Give credit where it is due. Risky, greedy yung lineup nila, pero napapagana. Ito kasi ang ginagawa ng Burmese Ghouls, Kuya Rep. Ginagawa nila, itong si Maybe, siya yung laging nagiging sakripisyo. Pinapasok niya dito si Ribo. Given si Ribo kasi dito, naka-flicker, wala siyang purify. So ang dali niya lang, i-ejector, given na cooldown yung kanyang flicker. Pero kasi, ang hirap din basta-basta mag-flicker, lalo na kung nagsisimula na yung feathered airstrike mo. And now, Bren Esports, yung maganda sa lineup nila, meron naman silang Farsa. Alam natin ang Farsa, one of the best for this type of situation para makadepensa. But this is a lot of waves na kailangan i-manage dito ng Bren Esports. Burmese Ghouls, hindi ako sigurado kung maghahanap pa sila ng pick-off dito. Si Lusty, ingat ka dyan, Lusty. The knock-up on to maybe, hindi siya mababato. May immortality na, so dapat hindi masyado mag-overcommit doon. Thumbs up by Carl TZ, nakita namin yan, pre. Salamat, Carl TZ. Sa reassurance na okay pa ang Bren Esports, na kaya nyo pa, na lumalaban pa. This could lead to match point. This could lead to a Bren Esports 3-1 kung sila ang manalo sa laban na to. Or this can tie the series. Bren Esports at Burmese Ghouls with the closest match so far na nakita natin dito sa ating Grand Finals. But Burmese Ghouls definitely in the lead na wala ng Tore. Ang Bren Esports, Kuya Rob. Now, at tingin ko, ang kailangan gawin dito ng Bren Esports is they have to find a way na mapasok dito si Ace. Si D, kasi pagka nag-commit sila dito, lalo na kung cooldown yung Purify, baka mas mahirapan sila, baka sila pa yung mapunish. So, it's all about Carl TC getting the priority kill over this YSS and potentially get it from there. In terms of pickup naman, kaya namang sumabay. In terms of damage, meron tayo. At kailangan din nila somehow mabantayan dito si Ribo dahil itong si Maybe, kung
lagi mo yung titignan, si Ribo lang ang kanyang pinupunteriya. Oo, laban Pinas, uy, kapit Pinas, and one of the key items na nakuha dito ng Bren Esports, kakakuha lang actually, would be the immortality for Lusty. So kahit mahuli siya, pwede, makakabalik pa siya, and baka pagbalik niya, makakanakap siya, makaka-crowd control siya. Malaking bagay yon in this point of the game. And now for Burmese Ghouls now, hindi nila masyado, hindi nila pwede buhusan masyado ng skills dito si Lusty, kasi kung ganyan masasayangan lang kayo. May immortality yan. But now, Bren Esports, hindi nga sila makalabas ng base. Sinusubukan nila contest yung Lord. Gusto nila i-contest. Papasok dito ang Burmese Ghost. They're trying to go for flat easy na wala pang immortality. They don't have skills. Bren Esports, lumalapit sila. This could be a big contest for the Lord kung iumpasahan ng Burmese Ghost, pero naghahanap sila ng pave off. There goes the feathered airstrike. Ruby DD hinihintay, pero si Pew pumasok. This could be a bad call for Bren Esports. Si Ribo, ang dami ng damage na nakuha niya. That's gonna be the winter transition na ginamit dito ng Farsa. D with a blazing duet, pero hindi pa napipitas dito si D. Bren Esports, isa na nawala. 5 versus 4 na. Bren, lumalaban pa, kumakapit pa, pero si Flap DZ naman ang nahuli. That's gonna be 2 down sa Bren Esports. Kuya Few, kaya mo yan! We believe in you! The stun onto Ruby DD. Hinahabol siya dito ng drop. And hindi niya mababayaan dito si Few na makabalik sa base para makadepensa. Now it's just up to Carl TZ and Lusty na tumimbensa dito. The defense of Bren Esports. Susubukan nila na burst dito si Carl, but there's gonna be the immortality na ginamit niya. Thorn throws, may iwasan ng damage. Unstoppable dito ang Burmese Ghouls. And Bren Esports still trying to hold on. Lusty, gagawa ang lahat ng pwede gawin. Pero Burmese Ghouls, it's 2-2. Tight na tayo sa Grand Finals. And ang Bren Esports, looks like they do have a challenger, Kuya Rob. What a comeback, Reptar. Na-realize dito ng Burmese Ghoul kung paano nila papasukin dito. Alam nila na squishy.